yun na guys, tapos na akong gumawa ng yelo. And ang ganda ng kuko ko guys. And ayan na nga, ayun na nga guys, balik tayo ulit dun sa mga customer. So parang sinishare ko lang sa inyo guys kung ano yung mga na-experience ko sa aking mga customer bilang isang sari-sari stores owner, parang ganun. May mga customer talaga minsan mga matatapang, yung mga ganun, para akala mo kung sino, yung mga pabossing type, parang ganun. Meron din kasi guys mga customer minsan na parang alam mo yung nagmamadali, parang laging irritable, masusunog ang sinain. Alam nyo guys, naka-experience kami ng anak ko na isang beses. Gabi na yun eh. Siguro mga alas 11 na ng gabi. Eh ako kasi nakatago ako dun sa upuan sa may ano katabi ng ref. Kasi nga may ginagawa ako nung time na yon. So ngayon, ang nagpabili yung anak ko. May lalaking pumunta dito, bibili siya ng isang red horse na maliit. So binigyan siya ng anak ko. So ngayon, 'di ba guys? Kapag ka ibinigay natin yung binibili nila, automatic ibibigay yung bayad, 'di ba? So ngayon, itong si customer na pabossing, tinatanong yung anak ko kung magkano. So nagsabi naman yung anak ko kung magkano. Siguro hindi lang niya narinig or talagang mainit lang ang ulo niya. Tapos kinukuha na ng anak ko yung bayad. Sinigawan yung anak ko. Sabi niya, "Magkano nga?" Sabi ba naman ganoon. Eh di ano, di yung anak ko parang nataranta siya. Syempre bata 'yan eh. Tapos bibili pa siya ng stick o. Ngayon, lumabas na ako, nagpakita ako. Sabi ko, "Ano ba 'yun, Lance?" Kasi tumitingin na yung anak ko sa akin, parang alam mo yung natataranta na siya. Kasi kukuha pa siya ng stick o. Tapos yan na nga guys, di lumabas ako. Nakita ko ni customer. Tapos di tumingin ako sa kanya. Tiningnan ko siya. Sabi ko, ano bang bibilihin niya? Tinanong ko yung anak ko. Hindi ngayon, sinabi ng anak ko na bibili pa daw ng stick o. Tapos nagsasalita na si customer na ano, parang nag-aari siya, dumidepensa siya na sabi niya eh, yung anak ko daw, kinukuha na yung bayad, kala mo daw laging ano, kala mo daw uutangan, parang ganun. Di, sa galigali kong sabihin sa customer na binigyan na sa'yo yung binibili mo, malamang dapat ibigay mo din yung bayad. Tapos sisigawan niya yung anak ko, ang tigas na mukha mo ha, kung sino ka man kuya, shout out sa'yo. Wow. Ayan, anong tawag dito? Di yun nga, nainis ako kasi sinigawan niya yung anak ko eh. Bibili lang naman siya. Malamang dati ibigay niya yung bayad pagkabigay sa kanya nung binibili niya. Sinabi naman ng anak ko eh kung magkano. Kasi narinig ko yun, nandito ako dun sa may katabi eh. Kaya kahit di siya magpaliwanag sa akin, narinig ko. Sinabi na ganun daw, uutangan. Bakit? Sinabi ba ng anak ko na uutang siya? Hindi naman, di ba? Wala naman sinabing ganun yung anak ko. Di ngayon, bumili siya ng stick o. Eh kulang ng ano, binigay ng anak ko limang. Ang stick ko kasi sa akin is apat lima. Binigay ng anak ko ng apat, so ang bayad niya 4 lang. Sabi ko sa kanya, ay sobra yung ano, sabi ko, ang stick ko 4-5 piso. Ginuha ko yung isang stick ko, anak ko, sabi ko. Tapos ayun, luminize na si customer. Sabi ko sa anak ko, sa susunod-sunod, sabihin mo sa kanya pag ganon. May mga customer lang talaga guys na ganon, nakakainit din ang ulo minsan. Minsan nga eh, gusto ko ng patulan eh, nairita ko eh. Mga ganon. Minsan, kailangan din natin, ano, minsan, kailangan din pagpasensyahan. So, ayan na nga, guys. Hindi pare-pareho ang mga customer. So, may mga customer lang talaga na minsan may init ang ulo. Ayan. Kala mo, iniwan ng jowa. Ganon. Kala nyo, iniwan ng jowa eh. Hindi naman. Wala naman palang jowa. Yun lang, guys. So, sana huwag nyo nang dalhin kung masama ang loob nyo or may pinagdadaanan kayo guys, huwag nyo nang dalhin sa ibang lugar, huwag nyo nang dalhin sa pupuntahan nyo, iwanan nyo na lang kung nasa ang lugar yung pinagdadaanan nyo, kung nasa bahay nyo na lang. Huwag nyo idama yung iba, ibang tao sa pinagdadaanan nyo, okay? Naintindihan nyo ba ako guys? Kung may pinagdadaanan, iwanan nyo sa bahay nyo, huwag nyo dalhin at huwag kayong mandamay ng ibang tao. Ayan. Kasi baka mamaya, naka-experience kayo ng katapat nyo, edi away-away na, gulo-gulo na, diba? Kaya eh hindi naman lahat ng tao naiintindihan yung pinagdadaanan nyo, diba? So, yun lang guys. Shinare ko lang sa inyo yung mga na-experience ko sa mga customer kong balahura, ayan. Nakakagigil lang, diba? Nanggigigil ako sa inyo eh. Oh no! So, kailangan lang din natin minsan, ano, medyo intindihin at habaan ang pasensya natin. Pero kapag alam mo naman na foul na, wag na.
hindi na kailangan pagpasensyahan. Ayan. So ako kasi ayoko din ng gulo, ayoko din ng away. Pero kung may mga customer talaga na alam nyo naman na alam ko na hindi na maganda or mali na, hindi pwede sa akin yan, guys. Okay lang. Bumili ka sa akin. Take it or leave it. Wala akong pakialam. Hindi kita pipilitin. So, yun lang. And, ano ba? Ano ba ba? So, guys, kayo ba? Nakaka-experience din ba kayo ng mga ganyang customer? Ayan, comment down below. Thank you so much, guys. And, see you on my next vlog. Bye! Tapos na akong gumawa ng yellow eh.